Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano sikapin na maging malinis tingnan yung drawing natin. So ito yung mga sample ng drawing ko na sa tingin ko naman ay naging malinis ang pagkakagawa. Paano i-maintain yung ganito kalinis at kasuwabi na drawing? Bago natin sagutin yan, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video kung bago ka pa lang dito sa channel ko. So marami sa atin na namumroblema sa bagay na to, lalo na yung mga beginners. Sa totoo lang, mahirap talagang panitilihing malinis yung drawing natin. Dahil minsan, hindi naman natin namamalayan na may damage na pala yung papel. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng sira to. Kung pasmado ka o mapawis yung kamay mo, tapos nadikit mo to sa papel, malamang sa alamang na babakat yung fingerprint mo dito. So makikita mo lang to once na nagdrawing ka na sa part na to. Kaya sayang kung patapos ka na bago mo to makita. Okay lang sana kung sa paligid lang ng drawing mo to bumakat, pero kung sa mismong part ng drawing mo to tumama, medyo nakaka-bad trip to. Dahil mahirap na tong burahin o hindi mo na to mabubura, so wala kang magagawa kundi umulit. Anyway, disiplina lang din talaga yung kailangan natin upang maiwasan to. Limitahan natin yung paghawak sa mismong papel. Pwede tayong maglagay ng sapin tulad ng isang malinis na scratch paper, o pwede rin yung tissue. So kahit pasmado tayo, kung may sapin naman tayo na ganito, siguradong safe yung drawing natin. Huwag mo lang kakalimutan, yung ex mo na lang yung kalimutan mo. Next na topic natin ay kung paano naman linisin yung paligid ng drawing natin kung hindi natin ito lalagyan ng background. Normal lang na magkaroon ito ng mga dumi. Dahil sa proseso ng drawing natin minsan, kumakalat yung charcoal o graphite na ginagamit natin. At kung grid user ka naman, ay obligado mo rin na burahin yung mga natirang linya nito. So ang kailangan natin dito ay isang ordinaryong pambura lang. Pag kasi ginamitan natin ito ng kneaded eraser, minsan nagkakaroon bigla ng guhit. Pumapakat kasi dito yung mga na-absorb yung dumi na nakukuha sa papel. So dagdag hassle pa, diba? Kaya mas okay na yung ordinaryong eraser lang. Dahil dyan asahan natin na magkakaroon ito ng mga libag-libag. So ang bagay na panglinis dito ay isang malinis na brush. Ayan, kahit anong brush basta malinis. Kung wala kang brush, ihipan mo na lang. Basta huwag natin kakalimutan na sip-sip muna bago ihip. Mahirap na, baka maambunan ng laway yung drawing. Pero oo nga pala, may solusyon na tayo para dyan. Kung may alcohol kayo na ubos na, pwede mong patuyuin yung loob nito. At ito effective siya hindi lang sa pangkontra ng COVID, kundi pang walis na rin ng dumi. Ayan, pindot-pindot lang. At ito, congrats sa atin dahil nakagawa tayo ng DIY na hininga. Goodbye talsik laway. Next natin, paano naman kung may background at kailangan malinis at pantay din yung shadings nito. So ang kailangan natin dito ay malaking brush at maingat na pag-apply ng charcoal o graphite. Pagkatapos natin maglagay ng shadings sa background, mapapansin natin na may mga hindi pantay o mga namuong parts. Kaya isa-isa natin yan buburahan gamit ang kneaded eraser. So ganyan, tuldok-tuldok lang. Huwag natin ipapahid o didiinan dahil baka madama yung iba. Ayan, balik lang ulit tayo sa pag-brush nito. Kung wala kayong brush, pwede rin yung tissue at bulak. Kung may mga hindi pa ako nabanggit na paraan na alam nyo, i-comment mo lang yan sa ibaba para makita rin ng mga beginners na naghahanap ng iba't ibang solusyon. So yan lang mga kamay, sana nakatulong sa inyo yung mga binahagi ko ngayon. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.